Isang maulang umaga. Makulimlim na umaga. Dapat ngayon kami aalis. Kaninang madaling araw sana yung biyay ng bangka. Kaya lang, maulan nga. Nagtago na nga daw yung bangka eh. Yung bangkang pupunta ng Mindoro. Pagpauwi kami guys, laging ganyan. For the second time. Second time ba? Hindi kasi nung una, wala ring bangka, hindi matimingan. Kaya yun, nag-special kami. Special na pagkamahal, malang pamasahe. Tapos ngayon naman, yung panahon naman ang hindi makisama. Ang hirap pa naman pagdagat ang biyahe, nakakatakot. Kasi alon, hangin. Yung papunta nga dito, yung nandun na kami sa Kaloyo, tapos papunta dito, Diyos ko. Umiyak na lang ako sa takot. Kasi yung alon pumasok na sa... Hindi naman pumasok, parang... Yung alon, umano na sa bangka. Sumampa. Sumampa sa bangka. Kasi parang... Alam nyo yung nagluto, nagluluto kayo tapos... Hinahalo nyo ng hinahalo yung niluluto nyo. Ganon. Ganon yung alon. Alon, lakas ng hangin, nagsama-sama na. Eh... yung bangkang yun ay ano yung normal size naman na bangka, ano yun ayun yun ang gusto ko sana sa inyong ikwento nung mga nakaraan pa. Umiyak talaga ako. Umiyak na papasigaw, pero may mga kasama, ano naman yun, normal lang daw yun dito, normal na pangyayari lang para sa kanila. Para sa akin hindi, kasi hindi naman ako sanay sa dagat. Aso pala. Aso pala yun. So yun nga, tapos ano, nakabasa na talaga kami, basa yung bag, basa yung katawan ko. Damit ko pala, damit namin kasi nga yung alon malakas. Sumasampa na sa bangka. As in, hindi, pikit ako hanggang dito yung biyahe namin. Hanggang dito sa Sibay, nakapikit ako. Kasi nga, natakot ako. Pero pagdating dito, normal at tinawanan lang ako. Kasi, yung takot ko talaga, hindi ko maintindihan. Pasensya na, may mga aso kasi dito sa loob, nakapasok na. Ayun. Tapos ngayon naman, syempre, masama yung panahon, alam nga namang pilitin, diba?
So, yung bangka na mismo yung umurong. Yung bangkang yun, guys, ay ano, ang main, ano nun, ang main, ang pinakang ano niya talaga is cargo. So, makikisabay lang doon. May mga nakikisabay na pasahero doon. Hindi siya ano, ang permit niya ay cargo, hindi passenger. Pero may, yun nga, may mga nakikisabay doon. Kasi kung yun nga, kung wala kasi ditong ano, yung sinakyan namin papuntang Caloia, yung talagang pasahero na may cargo. Doon nga sa sinakyan namin, pati motor nakasakay doon eh. Doon lang yung sa Caloia. Eh, hindi ata alam ng asawa ko kung ano yung schedule doon ng ano, ng biyahe. Kapag pumunta naman kami doon, dadaan na naman doon sa ano, nakakatakot na nakakatakot na area. Ano kasi yun, guys, palabas na dito sa may Caloia. Yun. Parang nagsalubong na yung ano, yung palabas ng papasok na dagat at papalabas ng dagat. O, di ba? Basta makikita nyo naman yun sa mga, nakita nyo naman yun sa mga unang vlog. Vlog talaga. So, ayun. Mag-aantay pa kami ulit ng tamang panahon. Yung panahon nang hindi nakikisama ngayon. Graduation nga nung ano eh, graduation nung pamangkin niya. Ngayon. Pero naulan. Yung asawa ko naman nasa CR. Nagbabawas. Tapos ngayon naman ay may kuryente. Mamaya pala. Ayan yung isang kuyo parating. I-house tour ko sana kayo dito. Kaya lang, nandito kasi sila. Nandito yung mga kapatid niya. Tapos yung mga i-charge ko, ayan, nakahanda na. Pero alas dos pa naman ang dating ng kuryente. Ayan. Kanya-kanya na yan. Kanya-kanya charger. Para mamaya isaksak na lang. Tapos itong ginagamit ko, kailangan ko na itong ubusin ang battery para mamaya isaksak na lang din. Ayan. Ilaw. Cellphone. Yun lang. Kasi kulang naman yung adapter ko. So, ito yung cellphone itong ginagamit ko. Ayan, higaan namin. Guys, andito guys yung asawa ko. Oh. Anong masasabi mo sa ating weather? Weather na. Nilulubat niya na yung cellphone para makapag-charge. Saan na yun? Doon. Ito? Yung isa? Ito. Ayan guys, yung alon. Malakas na alon. Kaya walang maglayag na bangka. Kaya stuck na naman kami dito. Kanilang cottage. Thank you.
saan paan doon yung ano? Ah, wala ko. Sobrang lakas talaga ng alon dito na abos. Abot pa. Nalagpas yan. Talaga.